sa mga viewers ng Kerr TV. More power po sa inyo. Noong October 1, 2021 ay nakapag-file na nga ng Certificate of Candidacy si Mayor Vico para sa kanyang pangalawang termino. At ayon nga sa kanya, ang layo na ng narating natin mula Hulyo 2019. Totoo, may growing pains sa mga pagbabagong ipinakikilala natin, may planong naaantala dahil sa COVID. Pero sulit ang pagod at hirap dahil unti-unti na nating nakikita ang bunga nito. May mga ginagawa tayo na nakikita kaagad ang bunga, kagaya ng pamaskong handog o gadget sa mga mag-aaral. May mga ginagawa naman tayo na magbubunga pa lamang pagkalipas ng panahon, gaya ng rationalization ng iba't ibang opisina. Ngayong nalalapit na ang susunod na yugto ng pagbabago sa ating lungsod, nandiyan na ang pundasyon. Masaya ako sa nagawa natin sa unang dalawang taon. Pero sa katunayan, ngayon pa lamang tayo nagkaka-momentum. Ang hiling ko sa inyo, igyan ninyo ako ng mga kasanggang mapagkakatiwalaan natin, yung hindi pwesto o pera ang habol, kundi yung magiging katuwang ko sa pagpapaigting ng mga reforma at pagbabago sa ating lungsod. Si Congressman Roman Romulo, kasangga na natin mula umpisa. Pero syempre, iba pa rin kung pareho rin ang layunin ang mayor at ang konseho. Pagkatapos ng mahabang proseso ng pagninilay at konsultasyon, ito na ang line-up natin para sa mga miyembro ng sangguniang panglungsod. Mga TV natics at kapwa ko Pasigenyo, narito ang giting ng Pasig mula sa District 1 at District 2. Alamin din natin ang kanilang mga plataforma at kung sino nga ba sila sa video na ito. Volta de los Santos. Ako po si Mark Hill de los Santos, pero mas kilala po sa pangalan na Volta. Kapag po tayo ay nailuklok sa konseho, ay marami po tayo mga balak na proyekto. Pwede ko po bang isa-isahin, no? Meron po akong tinatawag na Volta's 5. Una po, sa mga pasahero at driver po ng Pasigenyo, gusto ko po pag inapak nila ang dalawang paa nila sa tricycle, sila po insured. Ibig sabihin, pag meron pong nangyari sa kanila na hindi maganda o na aksidente, meron pong automatic na tulong para sa mga tricycle drivers. Pangalawa po, ako po ay produkto rin po, no? Ang nagpalaki po sa akin ay single parent. Maaga pong namatay ang aking ama at nanay ko lang po nagtaguyod sa akin. Gusto ko po na paigtingin ang ordinansa na may kinalaman po sa mga anak ng solo parents, no? Dapat po sila po ang magbenepisyo. At kailangan po ay matulungan natin dahil napakahirap din po na maging ang mga anak po ng solo parents, hindi po nila gusto yung kalagayan nila na sumakabilang buhay ang kanilang isa sa mga magulang o sa makabilang bahay. So kailangan po talaga ng paprotektahan. Sa mga LGBT naman po, wala po kami masyado ipinapangako. Ito po ay katulad pa rin, no, sa patungkol pa rin sa peace and order. Gusto ko po lahat ng barangay ay magkaroon po ng LGBT health desk na ang tutulong po sa kanila ay kasama rin sa kanilang komunidad. May isang pong Tibo, isang Becky na haharap sa kanilang ang mga pangangailangan, pati po sa PNP. Pati po sa legal ay kinausap na rin po natin ng ating mayor na baka pwede po tayo mag-hire ng isa pong member po ng LGBT, abogadong Becky at abogadong Tomboy, no? Tibo, no, para po ang karapatan na sila po nakakaintindi ng kanilang mga karapatan para sigurado po silang maprotektahan. Meron din po akong tinatawag na Life Begins at 40 Ordinance na marami pong mga magulang ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil maaga sila nag-asawa, 19, 20, mid-20s, pero sa Pilipinas po, hindi ka po ma-promote dahil sa kakulangan po sa edukasyon. So dito po sa Pasig, sana by 40 years old, at ang magulang gusto po mag-aral, sana po ay maging scholar na sila. Hindi po ito bagong ordinansa. Sa ibang lungsod po ay may binibigyan ng scholarship sa 60 years old. Pero 60 years old, pag lumadit po, 64, 65, retirement na. Agahan lang po natin yung benepisyo na para sa kanila. Isa na lang po, dagdag ko lang po sana, magkaroon po ng mga PWD and senior citizens friendly na tricycle unit sa Pasig, na ibig sabihin may lalagyan po ng wheelchair, may lalagyan po ng saklay at meron din pong seatbelt para sa mga senior citizen. Ilan lang po yan, marami po tayo mga balak, no? Singit ko lang din po, napaka-importante ito.
sa peace and order. Sana po ang lahat po ng security forces sa barangay ay magkaroon po ng insurance. At kung nagawa rin po namin, ang mga tricycle drivers po ay nabigyan ng PhilHealth. Sana po lahat ng barangay employees ay magkaroon na po ng PhilHealth. May kaugnayan po ito sa universal healthcare na gustong ipatupad ng ating mayor. Naniniwala po ko, lahat po itong aking sinabi ay doable at napinag-aralan po at kahit po ang dato ay may pipresent ko sa inyo na kayang-kayang po natin gawin sa mga sa hinaharap po. Eric Gonzalez. Filed for City Councilor for District 1, no, under the leadership of Mayor Bico. Part tayo ng Team Bico. I have a 4-point agenda, no. It's yung acronym ko is HOPE. H, no, letter H is for health, no. By the way, ang po-focus ko kasi is yung infrastructure, eh, no. So sa part ng health, ang ipo-focus ko doon, we will see to it na makapag-pass tayo ng ordinansa na makapag produce pa tayo, no, ng isa pang ospital na talagang masasabi natin makakatulong sa mga Pasigueño. Medyo masikip na yung mga ospital natin. Siguro mag-provide pa tayo ng isa for District 2 na makakatulong. Yung O is for opportunity. Yun yung mga trabaho, mga oportunidad para sa ating mga kababayan, ano, na magkaroon ng hanap buhay, no, para sa kaligtasan at sa kanilang mga pamilya. Yung P ko is yung progress. Papahawakan din sa akin yung progress ko is part of that is yung pabahay. No, I'll be handling yung pabahay program ng Pasig City. No, marami nang nabigyan, no, sa mga laylayan, pero alam natin, lahat tayo, bawat Pasigueño, nangangarap, no, na magkaroon ng sariling atin, sariling tahanan. Doon tayo magpo-focus. I'll see to it with my kumpala rin tayo, no, gagawa tayo ng mga ordinansa at batas, no, na makakatulong sa Pasigueño na magkaroon ng sariling tahanan ng bahay. And yung eco, education and sports, no. Part nito ay yung pagpapatayo, no, ng mga sports center. Iisa lang yung Pasig Sports Center natin. At center tayo ng trade, no. Papagawa tayo, pipilitin natin makapagpagawa ng isang world-class na facilities for sports, no, basketball at lahat ng multi-sports na pwede natin ma-improve para sa ating mga kabataan, para sa lahat na rin. Kiko Rustia. Mga Pasigueño, mga viewers po natin, magandang umaga. Si kaibigang Kiko Rustia niyo po, nandito po at kaka-file lang ng ating COC. Ito po. At nagnanais na sana mapagbigyan niyo na makapaglingkod dito sa mahal nating lungsod. District 1. District 1 po tayo. Distrito 1. Ako po'y taga-barangay San Antonio. Sa mga nakakakilala sa akin ever since, no, ang mga programa ko nalilinya sa kalikasan, kabataan, kinabukasan. Para sa linya ng kabataan at kalusugan, nais ko po isulong ang isang mental health hotline dito sa atin. Bilang isang nagkaroon ng COVID nitong nakaraan, ako po ay tinamaan ng anxiety at depression. At alam ko po yung pakiramdam na pinagdadaanan ng iba pang mga tinamaan ng COVID na nagdaan din sa anxiety and depression. E naniniwala ako na kailangan natin ng isang programa kung saan may pwedeng lapitan ang mga tao kapag nagkakaroon sila ng depression. Dahil ang depression po, isang silent killer daw yan kung tawagin, para po yung atake sa puso. Hindi nyo alam na yung katabi nyo, kamag-anak nyo, kapatid nyo, asawa nyo, magulang nyo, nagdadaan na sa depression. And gusto kong magkaroon ng isang programa dito sa atin na magsusulong ng pangangalaga sa mga may mga mental health requirements. No? Isa din sa programa ko, pangkalikasan naman po, yung Basura to Ayuda Program. Itong programa na to, tutugon doon sa naging problema natin sa basura nitong nakaraang pandemya, dahil nadagdagan ng basura natin. At at the same time, matutugunan yung mga economic problems natin. Kung saan yung basura sa bahay pa lang nasisegregate na. Kasi alam na pwede natin pagkakitaan, may kapalit to. So nasisegregate ang papel, ang mga plastic. Tapos madadala to ng bawat household sa mga redemption center na nakakalat sa buong lungsod natin. Na may kapalit na either bigas, ayuda, or monetary. No? Pag-aaralan po natin yan ng mga kasama natin sa konseho at ni Mayor Bico kung paano. It solves two problems at the same time. Problema sa basura at saka problema economical. So, yun po yung dalawa sa mga nais ko po isulong. Nandyan na rin po yung mga alternative sports para sa kabataan tulad ng e-sports, e-games,
na naniniwala ako maraming Pasigueño nag-e-excel. Kailangan lang na nila ng mas matibay na programa na makakapag-push na itong talento nilang to. Ilan lang po yan. So, I'm sure dadating ang panahon na mas malalatag ko pa yung iba natin mga programa para sa mga Pasigueño. Pao Santiago. Ako po si Pao Santiago. Ako po'y bunsong anak ng dating konsehal Andy Santiago. At kapatid po ako ng dating konsehal din po na Lex Santiago. Okay. Ang plataforma po natin ay naka-align din po no, sa dalawang puntos ng 5 points ni Mayor Vico. Ano po iyon? Yun ay ang kalusugan at ang people's participation. Meron po tayo ngayon na, again, sinabi ko kanina, no, nakakasa na po na senior code ng Pasig City kung saan po hinihikayat po natin ang bawat senior citizen na makiisa, gumawa ng programa. Kasi alam naman po natin, medyo hirap din po magkaroon ng activity ang ating senior citizen dahil pandemya po ngayon. Ngunit, sa pagkukonsulta po natin sa kanila, ito po ang isa pong plataforma natin. Tayo po'y magpapahayag o magpapasa ng programa kung saan magkakaroon po ng butika sa bawat barangay para po sa maintenance ng ating senior citizens. Alam po natin na kailangan po nila yan. At number two, ang teleconsult para hindi na po sila kailangan lumabas pa. Para po pwede nila silang tumawag para po magpa-check up, malaman nila ang kalagayan nila. Number two, gagawa po tayo ng grupo. Ang pangalan po ng grupo na to ay Kumpas. Okay, komunidad ng musikong Pasigueño. Kung saan dito sa grupo na ito ay maririnig natin ang kanilang mga kailangan. Tulad ko po na musiko rin, na alam din po natin na may mga pangangailangan, may mga property sa kailangan na protektahan. At kung ano man po yan, ang Kumpas ay siguradong mapapakinggan po natin at makakasuporta po ang gobyerno natin dito sa Pasig. At number three po ay ang siguradong implementasyon ng Urban Agriculture Ordinance po natin. Para sigurado po na lahat po ay mabibigyan ng livelihood ukol sa urban agriculture at food security po. Paul Senogat. Ako po si Coach Paul Senogat. Marami po nagtatanong bakit daw po coach. Hindi po ako coach ng basketball, ng volleyball. Tayo po ay nagtrabaho bilang isang corporate coach. Nagbibigay po tayo ng mga leadership seminars, team buildings, at iba't iba pang soft skills training. No? Kaya po tayo ay natawag na coach. Tayo po ay isang civic leader at youth leader. Kasalukuyang na tagapangulo ng Kabataang Tambuli ng Pasig. At lead advocate ng Oras Natin to Movement. Tayo po ay isa sa mga hindi kilala na apelido, ngunit pinagkatiwalaan po tayo ni Mayor Vico Soto. Ito po ay naka-angkla pa rin ano, sa ilan sa mga major thrust ng ating Mayor Vico Soto. Unang-una dito, yung aktibong partisipasyon ng mga tao no, sa pag-gobyerno. Naniniwala kasi tayo na kung gusto nating mas mapabilis ang pagbaba ng serbisyo publiko sa ating mga pamayanan at komunidad, ay kinakailangan ng aktibong partisipasyon ng mga tao no, sa ating pag-gobyerno tulad ng civic society organizations, people's organization, HOA, no, at iba't iba pang NGO. Gusto natin silang i-involve no, sa pag-gobyerno dito sa ating lungsod Pasig. Bagamat binuksan na po ng ating lungsod ang pinto ng City Hall para sa mga CSO, gusto natin na lagyan natin ito ng mekanismo kung paano ba makikilahok ang tao sa pag-gobyerno. Pangalawa, gusto nating linangin lalo ang kabataang Pasigueño, no? Ito, isa dito yung gusto nating institutionalize at palakasin, yung tinatawag nating Local Youth Development Council, na kung saan ay magkakaroon ng aktibong partisipasyon ng mga kabataan sa iba't ibang aspeto ng lipunan, governance, education, health, global mobility at iba't iba pa. No? Pangatlo din dito, gusto nating tutukan ang agresibong at komprehensibong health programs, no? Ang health programs kasi ang approach natin dyan, hindi lang dapat yung absence of infirmity and illness. It is also the completeness of yung kakompletuhan ng physical, mental at social well-being ng isang tao. So yan yung ating tutukan no, kapag tayo ay nagkaroon ng pagkakataon at bigyan ng pagkakataon, loobin ng Diyos na maging bahagi ng Sangguniang Panlungsod. Simon Romulo Tantoco. Ako po si Simon Romulo Tantoco, running for District 1 of Pasig City, councilor po. We all know that currently we are in a health crisis, but in the near future, actually we're starting to experience it now, we're undergoing an economic pandemic. That being said, on a community level,
gusto po natin palakasin at i-reopen yung TESDA gradually na alinsunod sa health protocols natin. And ultimately, aside from our own personal platform, we're really here as a United Council to help our mayor with this agenda. Yes, meron po tayong tapat-loan, papalakasin po yun. So basically, we have three classifications under tapat-loan. Yung una po, balik negosyo. So pwede po mag-loan dyan yung Pasigueño ng 10K. And then yung pangalawa, balik negosyo, pwede ulit mag-loan ng 10K dyan. And then yung pangatlo, hanap trabaho naman. So we're planning to loan at least 5,000 pesos para sa hanap trabaho. Kasi alam naman natin pag mag-a-apply tayo sa trabaho, meron tayong mga karagdagang expenses na kailangan to fulfill our documents. We will start with the tapat loan, and then we are currently going to implement a partnership with Union Bank para sa mga MSMEs naman natin. So we'll discuss the details further. Ang mga mula naman sa District 2. Buboy Agustin. Magpasalamat kay Mayor Bico at isang malaking karangalan sa akin na mapasama sa giting ng Pasig na aming team ngayon. Maligaya ako at magiging parte ako ng pagbabago at progreso dito sa ating mahal na lungsod ng Pasig. So, ano gusto kong mangyari? Halimbawa, mahalal ako bilang isang konsyal. Ang problema natin ngayon, yung pandemic, yung pangkain, yung hanap buhay. Nais kong palakasin yung ating business process outsourcing. Ano ba yun? Yung call centers, no? Na pwede natin mahahagip, matutulungan lahat ng mga retirees, senior citizen, mga kababaihan, kalalakihan, at siyempre gusto ko rin magkaroon tayo ng Pasig delivery services, no? Parang Grab na kung saan tatawag lang sila rito sa phone number na to, doon sila maghihingi ng services, delivery services. Kailangan natin ngayon yung immediate solution, yung pandemic. Ano ba yun ba yung makakasustain sa atin, lalo na sa mga may hirap na Pasigueño? Tricycle drivers, papasada ng Lunes, walang kakainin ng Martes. Papasada ng Miyerkules, walang kakainin ng Thursday. Paano natin ito masosolusyonan? Yun yung sinasabi ko, palalaksin natin, lalo na yung ating passing services, delivery services. Kung gusto nila sa midline, pwede silang pumasok rito. Hindi lang mga tricycle na nakikita natin, pwede yung single na motor din. Kung wala silang hanap buhay, pwede sila sumali dito sa ating pinopropose na programa. Yun ang gusto kong mangyari. Gab Bayan. Ako po si Gab Bayan, isang leader kabataan, TV anchor at TV host. Nagsimula po bilang youth volunteer sa Barangay Santolan hanggang sa tayo ay maging student leader sa FEU na parangalan ko bilang isa sa mga outstanding Jose Rizal Model Student of the Philippines. At sa kasalukuyan, ako po ay SK Chairperson sa Barangay Santolan. At ngayon po, humihingi ng tulong sa mga Pasigueño na sana po ay matulungan nyo ako na maging parte ng konseho bilang City Councilor ng District 2 sa ilalim po ng liderato ni Mayor Vico Soto. Bilang leader kabataan, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, ang ating plano at plataforma ay iikot sa tatlong E. Yan po ay edukasyon, employment, at empowerment. Ngayon pong nasa gitna tayo ng pandemic, kung saan marami tayong kinakaharap na pagsubok, naniniwala po ako na sa Pasig dapat walang kabataang naiiwan pagdating sa pag-aaral. Sa Pasig, mayaman o mahirap, graduate man o hindi, dapat may oportunidad na makapaghanap buhay. Sa Pasig, naniniwala ako tulad ni Mayor Vico na kahit sino po ang nakaupo, dapat ay masigurado nating napapakinggan ang ating mga hinaing. Kaya isusulong po natin una, in relation sa pandemic, ang komprehensibong pagbabakuna sa mga kabataang Pasigueño. Para po masigurado natin yung ligtas na pagbalik ng limited face-to-face classes at ligtas na paghahanap buhay sa kahit anong industriya sa lungsod. Pangalawa ay ang Pasig e-Library.
Yan. Sa pamamagitan po ng Pasig e-Library, makakapagbigay tayo ng libreng access sa computer, sa gadgets, sa equipment at sa internet services sa iba't ibang barangay bilang suporta sa mga estudyante, sa ating mga anak, sa mga naghahanap ng hanap buhay, employment, at pati sa ating mga guro, no, sa bagong sistema ng edukasyon ngayong tayo ay nasa new normal. Pangatlo, sa pamamagitan po ng ordinansang bayanihan sa Pasig, pwede po tayong makapag-establish ng tinatawag na Community Affairs Office. Ito po ay magsisilbing matibay na tulay sa gitna ng pamahalaan at ng mamamayan, at masisigurado po natin na tuloy-tuloy yung koordinasyon natin sa iba't ibang sektor sa ating lungsod. Marami pa pong iba at ibibigay ko po yung iba pang update sa mga susunod na araw. Keen Cruz. Ako po si Keen Cruz. Ako po ang presidente po ng mga kagawad sa buong Pasig. Ako po ay kasalukuyang number one barangay kagawad ng Barangay Manggahan at dati pong SK chairman ng Barangay Manggahan. Nagpapasalamat ho ako na isa ho ako sa napagkatiwalaan ho ni Mayor Bico. Malaking bagay ho na meron ho siyang mga kakamping konsehal sa konseho na magsusulong ho ng mga reforma pa at mga pangangailangan ng mga tao. Itong laban na to ay hindi na ho patungkol ho sa akin. Ito po ay laban na ho ng mga tao na nahihirapan ngayong panahon ng pandemya. Nakakonsentrate po ang plataforma ko po sa apat na kinabukasan. Masaganang kinabukasan, ito po ay tumutukoy ho sa post-COVID recovery ng employment, economic, pati livelihood. Livelihood, cooperative, ito po yung tumutukoy po doon sa pag-create ho ng isang ordinansa patungkol ho doon sa outdated na peso ordinance. Ang peso ordinance ho natin ay 1990s po ginawa. So kailangan na ho natin itong iribisa. Kailangan rin ho natin mag-create dito ng localized version ng first time job seeker na magbibigay po ng mga programa at assistant po sa mga naghahanap ng trabaho. Tinitingnan rin po natin yung barangay micro medium enterprise kung saan magbibigay po ng suporta po dun sa mga maliliit na tindahan. Tinitingnan po natin na sa loob ng 2 taon, meron pa rin pong impact po yung COVID. At ito po yung magiging concentration po natin sa konseho. Paano po natin maaalalayan yung mga tao patungkol po sa trabaho? Paano po natin sila maaalalayan patungkol po sa livelihood? Paano po natin maaalalayan yung mga maliliit na negosyo? Bukod po dito sa masaganang kinabukasan, meron po tayong malusog na kinabukasan. Meron rin po tayong makataong kinabukasan. At meron po tayong makabagong kinabukasan. Hangat rin po natin na nung panahon po bilang isang kagawad ng Barangay Manggahan ay gumawa po tayo ng isang resolusyon patungkol po sa pagkakatayo po ng PLP. So may resolusyon na po sa barangay. Hahanapan na lang po natin ng lugar at meron na po kaming kausap ni Mayor Bico. Tinitingnan na lang po natin kung paano po at saan kukunin yung 160 million na kakailanganin po para maitayo po to. Identify na po yung lupa, identify na po yung pamamaraan, ang kailangan na lang ho yung source of fund. Madaling-madali hong gumawa ng plano. Pero ang tanong, paano ho natin ipapatupad itong mga planong to? Isa pa ho doon sa aking concentration, nakita ho natin yung impact, hindi lang ho sa kalusugan, hindi lang ho sa kabuhayan, kundi yung impact ho doon sa mga may kapansanan. Concentration rin ho natin na bigyan po ng prioridad na irebisa po natin yung Person with Disability Affairs Office. Malaking pangangailangan ho na meron ho itong pondo, maayos ho ang istruktura po nito, at gumagana po ang opisinang to para po sa mga taong may kapansanan. Maro Martires. Kagawad Maro Martires po from Barangay Santa Lucia. I've been serving as a two-term councilor since 2013. And ngayon po, ako pong number one na councilor ng Barangay Santa Lucia na luckily napasama po tayo sa team ni Mayor Bico. Meron akong apat na points, pero ang number one ko talaga na gusto po mangyari is yung people's participation. Na ang gusto natin na pag naglalatag po tayo for general welfare o yung mga ordinansa, mga resolusyon po natin, dapat kasali po ang mga taong Pasigueño or mga sektor na dapat na naikinabang nito, no? So pangalawa po na gusto nating tutukan is yung health po natin. Gusto nating i-empower ang mga hospital na nandito at syempre yung mga barangay health centers. Nandiyan na ang mga infrastructure, sisiguraduhin na lang po natin na kumpleto ang mga supply ng mga gamot nila at syempre empowered rin po ang mga personnel nila
na kung saan bubuksan po natin ang pintuan ng local government na open lagi ang dialogue with the personnel, kasi bawat health center po ng Pasig ay iba-iba ang mga suliranin na hinaharap. So dapat iba-iba rin po yung approach natin sa pagdulog po sa mga problema nila. So sa pangatlo po, gusto po natin pag-iktingin yung 8972, or better known, also known as the Solo Parent Act of 2000 ng Philippines. Gusto po natin na bigyan ng konkretong benepisyo dito sa lunsod ng Pasig ang mga solo parents. Ano sa ganun, bukod sa ikalawang pagkakataon nila sa buhay or magkaroon sila ng pag-asa, maiparamdam natin sa kanila na meron pong gobyerno na tutugon sa kanila. Ang pang-apat naman po ay ang community, society at ang urban development, kung saan ibubukas rin po natin bago tayo kumilos, bago tayo bumaba, hihingi po muna tayo ng opinion or ng action nila, ng gusto nila ng mga taong bayan sa bawat lugar. Aalamin po natin kung ano ba yung mga programa na pangunahing pangangailangan nila para nang sa ganun mas maging efficient ang pag-gobyerno natin. At syempre, pang-apat, gusto rin natin ang development po at ang empowerment ng ating youth dito po sa Pasig City. Cory Raymundo. Raymundo, narito sa COMELEC para nag-file na po ako ng aking COC para sa aking third and last term as konsehal ng Distrito 2. Kasi ang sitwasyon natin sa Pasig, marami pa tayong dapat i-improve. Ngayon sa akin, kung tatanungin niyo ako ng plataforma, hindi ako maalis talaga doon sa ating mga kabataan, lalo na sa issue ng pag-aaral. Ang gusto ko, tuloy-tuloy, sa lahat ng antas ng pag-aaral at saka dekalidad ang ating edukasyon. Diyan ako mas tututok ngayon. Scholarship, pararamihin ang scholarship dahil sadyang nakakatulong sa ating mga pamilya yung mga scholarships na ino-offer ng ating Pasig City Government. At itong taon na to, madadagdagan pa. Mula sa 18,000, magiging 20,000. So, basta sa edukasyon, meron akong libre aral na programa para sa ating mga empleyado sa City Hall, yung mga gustong makatapos ng kanilang degree. So, sa kababaihan, talagang tumututok ako sa kababaihan para sa kanilang empowerment. At sa lahat ng serbisyo ukol sa alagang Pasigueña, sa kalusugan, kasama din sila sa pag-aaral. Yung scholarship natin ay nagbubukas ng scholarship para sa mga solo parent. Ang solo parent natin, 90% ay kababaihan. At yung kanilang karapatan, paglalaban ko ang karapatan ng kababaihan sa lahat ng sektor ng kanilang pamumuhay, sa pahanap buhay, sa edukasyon, sa kalusugan. At saka tutok na serbisyo, kung ano yung kailangan ng kababaihan, kaiba doon sa kailangan ng mga kalalakihan, doon ko po ibubuhos ang aking panahon, gumawa ng batas at mga programa para sa kababaihan. LGBT, ito ang aking isa pang advokasya, makakasama sila sa paggugobyerno. Dati-dati sila ay hindi nakikita, invisible ang ating LGBT, kadalasan ay nililibak pa ng ating lipunan. Pero ngayon, kung ako po ay papalarin, makikita po natin ang ating mga LGBT, magkakaroon po sila ng parte sa gobyerno through the Pride Council. At sila po ang bubuo ng mga programa, mga polisiya para po sa kanila. Hindi ko po pwedeng sabihin na alam ko kung anong pangangailangan at anong problema ng LGBT dahil hindi naman ako LGBT. So why not take it from the people who feel and who are LGBTs, who belong to the sector. So tutulong po ako sa lahat po ng mga iba't ibang programa ng ating gobyerno. Sapagkat ako'y naniniwala po, ako po ang loyalty ko ay sa tao, sa Pasigueño. Hindi kahit sinong leader, pero kung sino leader ko, yun po ang akin. Sa ngayon po, ako po ay natutuwa at kasama po ako sa team ni Mayor Vico dahil natutuwa ako sa kanyang pamamaraan ng pamamahala. Nakita naman po natin kung paano ang pagbabagong nangyayari dito sa Pasig. Gusto kong maging kasama doon sa mga pagbabagong yun. Hindi naman po ako na magtatagal dahil third term ko na, third and last term. So I really want to leave a very strong legacy to our people. At sa since ako naman po lang maiiwan na luma sa Distrito 2, sa atin pong konseho,
I want to push for a stronger council. Kaya kailangan po natin ng magagaling at may puso na mga konsehal this time. Kaya yan po, sana po ay samahan po ninyo kami, ang amin pong team, para po sa tuloy-tuloy na pagbabago ng Pasig. Ang Pasig po ay minamahal nating lahat. Let us all work together to push for a much better Pasig. Thank you po. Angelo De Leon. I filed as a city councilor of District 2 ng Pasig, yes. So mga Pasigueño po, bukod po sa, siyempre sa pagbuong suporta natin sa Big Five, na Big Five agenda ni Mayor, meron akong sarili ring mga advokasya na unang-una, I am for women's and children's rights. Gusto ko sanang iangat ang antas ng mga kababaihan sa Pasigueño, pero pag sinasabi ko yon tulad ng lagi nang sinasabi ko, hindi ibig sabihin nun gusto kong ibaba ang mga Pasigueño o mga kalalakihan. Gusto ko lang humagkaroon ng boses ang mga babae sa konseho ngayon. Dagdagan natin, kasensya naman si Consie Cory. Susunod nun, ako feeling ko ito ang magiging pet project ko. Sana magkaroon ng daycare center for the seniors, kasi alam natin na nabalitaan ko rin dito sa Pasig na wala palang home for the aged. So sana naman kung hindi pa po pwedeng magkaroon ng home for the aged, eh sana yung daycare center for the seniors muna ang mangyari. Pero of course, with all the protocols, and dapat syempre alagaan sila dahil alam pa rin naman natin na may pandemya pa rin ngayon. And then third, gusto ko for the kids na magkaroon ng Cariton Christian values. Ito ay just parang pagtuturo lang na magagandang asal sa mga bata na for a while, matanggal sila sa mga gadgets nila at lumaki lang sila ng merong magagandang asal na napupulot dun sa Cariton Christian values. And of course, livelihood program din ho natin, kasi nga ako po ay part din ng Magnus Eventus Job Fair. Importante ngayon na nakita natin na kailangan pala marunong tayong gumawa ng pera. Hindi pala enough na may trabaho ka lang. So sa livelihood program, kasama dyan ang employment, kasama dyan ang pagtuturo rin kung paano maghawak ng pera. Kasi marami sa atin, Pilipino, marunong gumawa at magaling gumawa ng pera. Pero pagdating sa pag-i-invest, pagdating sa mga bagay patungkol sa business, medyo madami rin Pilipinong nasa scam. So yun yung gusto nating iwasan. Magkaroon sana ang mga bawat Pasigueño ng financial literacy din. I decided to run because I was inspired by the good governance of Mayor Vico. Bukod siya, pati yung buong government niya, nakita naman natin yung pagbabago at makabago ng panunungkulan niya. So that was really my inspiration. Sabi ko talaga, nagpaalam ako sa pamilya ko. This is my husband, Wawi. Nagpaalam ako sa pamilya ko at sa mga anak ko especially. Sabi ko, kung ito yung legacy ko para sa kanila, na maipakita ko sa mga anak ko na nung meron akong chance, tumulong, ginawa ko para hindi ko rin pagsisihan. So yun talaga namang sumagwan dun sa umaagos na pag-asa ni Mayor is top of the bill, di ba? Mga Pasigueño, narito ang Giting ng Pasig, ang grupo na magpapatuloy ng sinimulang pagbabago ni Mayor Vico dito sa Pasig City. Sila ang mga konsehal na nasa hanay ni Mayor Vico na magpapatuloy ng pagbabago dito sa Pasig City. Kaya naman mga Pasigueño, ang ating paalala, vote wisely. Mga taong handang lumaban, kasama natin tungo sa pangmatagalang pagbabago at eksklusibong pag-unlad ng ating lungsod. Sa darating na mga buwan, kikilalanin natin sila at suriin natin ang kanilang pagkatao at kataporma. Hashtag Pasig City 2022, hashtag Giting ng Pasig.